magandang gabi po at welcome na naman sa isang oras na makabuluhang talakayan ng mga benepisyo at programa para sa mga miyembro at pensyonado dito sa GSIS Members Hour. Good evening din po sa lahat ng mga nanonood sa amin via live streaming sa www.ptv.ph. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, VP Marsh. And magandang gabi po sa aming mga tagapanood. Espesyal po ang aming episode na inihanda para sa inyo ngayong gabi dahil tatalakayin po namin ang dalawang importanteng serbisyo ng GSIS. Una po rito ang partnership ng GSIS with Robinson's Land Corporation at ang deployment ng mga GSIS kiosks sa mga Robinson's Malls nationwide. Correct, no? Meron po tayong partnership with the Robinson's Land Corporation. Ang tawag po nila dyan, Lingkod Pinoy Center. Dahil dito po makikita yung iba't ibang government agencies na nagbibigay ng mga basic services. At syempre, kasama tayo dyan through our state-of-the-art GSIS kiosks, no? Later on, we will also entertain questions on the different loans that we offer here on GSIS. Kaya tutok lang po kayo dito sa GSIS Members Hour. Pero bago po ang lahat ng may init na talakayan na yan, ito muna ang ilang magagandang balita mula sa inyong pension fund. Dahil sa balak ng Philippine Heart Center o PHC na magtayo ng isang residential subdivision para sa mga opisyal nito at empleyado, nagkaroon ng pag-uusap ang GSIS at PHC officials para sa isang road right-of-way agreement para sa proyektong ito. Napag-alaman kasing ang lupang pagmamay-ari ng Philippine Heart Center sa siyudad ng Marikina ay landlocked o walang access sa pinakamalapit na public road, ang Katipunan Extension. Isa sa mga pupwedeng daanan papunta sa Katipunan Extension ay ang lupang pagmamay-ari ng GSIS. Sa ilalim ng kasunduan na sinaksihan ni GSIS President and General Manager Robert T. Vergara at Philippine Heart Center Executive Director Dr. Manuel T. Chua, ibibigay nito ang road right-of-way sa PHC sa ilalim ng tatlong kondisyon. Ang pagkakaroon ng free and perpetual right to pass ng GSIS at mga successors in interest nito sa nasabing daan. Ang pagkakaroon ng GSIS ng karapatang maglagay ng mga installation sa road right-of-way na ito, kabilang na ang water, electricity, drainage at communication lines. Sasagutin at pangungunahan ng PHC ang resettlement at relocation expenses na gagamitin para malinis ang lugar na kasali sa kasunduan. At ika-apat, hindi na magiging liable ang GSIS sa kahit anong asunto maaaring magmula sa kasunduang ito. After the break, we'll give you the latest updates on the deployment of our GSIS Wireless Automated Processing System kiosk. So, huwag po kayong aalis, magbabalik po ang GSIS Members Hour. Alinsunod sa mandato ng GSIS, nabigyan ang mga miyembro nito ng isang mabilis at responsibong serbisyo, patuloy po ang GSIS sa pagpapatupad ng mga bagong programa. Isa po rito ang paglalagak ng mga kiosks sa iba't ibang malls at iba pang convenient locations. Para sa maiksing overview ng programang ito, panoorin po ninyo ang primer na inihanda namin para sa inyo. Kamakailan ay nagsanib puwersa ang GSIS at Robinson's Land Corporation sa isang proyektong maglalagay ng mga GWAPS kiosk sa iba't ibang Robinson's Mall sa bansa. Kaakibat ito ang paglalapit ng mga serbisyong ito, pag-a-apply para sa mga loan, pag-check ng kanilang record, at pag-update ng kanilang mga personal accounts. Para sa 1.7 million members ng GSIS, malaking ginhawa ang hatid ng programang ito. Mamaya, himayin natin ang detalye ng proyektong ito dito lamang sa GSIS Members Hour. Kasama po natin ngayong gabi para po magbigay ng mga updates at sumagot sa inyong mga katanungan regarding our GWAPS kiosk. We have with us VP Jean Bengo ng Application Management Office, Information Technology Services Group. Welcome and good evening, Ma'am Jean. Good evening, Manager Bo. Good evening, VP Marge. Magandang gabi, VP Jean Bengo. At ito ang, I understand, second guesting ni Ma'am Jean dito sa GSIS Members Hour. The first time was way back when? 2004 when we launched the e-card. Wow! Medyo na talaga siya mag-guess. Oo, dapat lang. Okay, sige. Go. Okay, ma'am. Pwede po bang malaman kung ano-ano pong bang loans ang pwedeng
ma-avail nila through the kiosk as compared to those na over-the-counter lang po? Okay. Ang GSIS ay merong 6 na loan accounts na pwedeng ma-avail ng miyembro at saka ng pensioner. Para sa mga miyembro, aside from the CONSO loan, ang policy loan, emergency loan, ay available over-the-counter at saka through the kiosk. Okay. Yung atin lang cash advance, ang available lang sa kiosk, hindi siya pwede sa over-the-counter. Okay. At yung educational assistance loan, yun naman ang over-the-counter lang, hindi pwede sa kiosk. May tanong lang ako sa cash advance, Gene. 10,000 pesos to, no? 10,000 pesos. Pagano ka often na i-avail itong cash advance? Actually, this is just one time. Ah, okay. And this is every time we issue a new e-card. Because we started with the old one, the blue e-card, and then we had lower the e-card yata, plus. Naman, no? Yung e-card noon, 5,000 pesos yung ating cash advance. Okay. And then we had the e-card plus, where we had 10,000. And then the latest is the UMID e-card. Okay. We also have 1,000 cash advance. Ano bang pinaka-bestseller na loan transaction, kumbaga, na laging ina-avail? Definitely the CONSO loan. Or the salary loan, ano? Yeah. More popularly known as the salary loan. Okay, kanina nabanggit mo, VPG, na meron tayong kiosk, meron din tayong over-the-counter transaction. So, ano ba, dun sa over-the-counter transaction, may mga kailangan bang dalhing requirements, documentary requirements, para mag-apply either yung member o pensionado? Okay. Sa over-the-counter, actually, ang kailangan lang nilang dalhin yung kanilang e-card. Mag-fill up sila ng form, and then that's it. Ipakita lang nila yung kanilang e-card. Mm-mm. Usually kasi, nag-over the counter if they have the temporary e-card instead of the UMID card. Nag-i-issue tayo ngayon ng temporary e-card doon sa mga wala pang CRN. Mm-mm. So, hindi common pa tayo makapag- reference number, common reference no? number, mm-mm. which is kailangan para ma-issue yung UMID card. Mm-mm. So, since wala pa silang UMID card na magagamit nila sa kiosk, so we issued a temporary UMID card. Okay. At ito ay hindi po pwedeng gamitin sa kiosk, kaya over-the-counter ang kailangan nilang gawin. Para naman po dun sa mga first time na magki-kiosk, paano po ba ito gamitin? Actually, ang kiosk ay madali lang gamitin. Para lang rin siyang ATM. Oo, except that kung sa ATM meron kang slot kung saan i-insert mo yung card, tayo ay meron, ang kiosk ay merong card reader. Itatapat lang yung card doon sa reader, and then makikita nila yung mga transactions na pwede nilang gawin sa kiosk. Okay, kung wala akong e-card, can I use the kiosk? No. Ah, hindi. Ang kailangan po sa paggamit ng kiosk is the e-card. Mm-mm. Ano naman, ma'am, yung mga bagong features ng ating mga kiosk? Ang ating mga kiosk ngayon, aside from the loan transactions, meron kaming dinagdag na facility wherein yung ating mga miyembro na still holding the CM policy, pwede po silang magpalit, magdagdag ng beneficiaries through the kiosk. Hindi na kailangan magpunta sila sa GSIS branch. Through the kiosk, pwede nilang palitan yung kanilang mga beneficiaries, o kaya dagdagan, o kaya tanggalan kung hindi na pwede yung dating beneficiary. Ito para lang sa mga CM policy holders. Kanina nabanggit mo, VPG, na yung temporary e-card natin hindi pwede gamitin sa kiosk, no? Pero meron din tayong dalawang klase ng cards, di ba? Yung e-card plus at saka yung UMID. So, yan ba ay may pagkakaiba din sa paggamit ng ating kiosk? May mga specifications ba ng yung kiosk na pwedeng paggamitan itong dalawang cards na to? Yung dalawang klaseng e-card na ito ay na-identify natin na magkaiba dahil sa technology na ginagamit. Okay. Yung ating e-card plus, ito yung ating lumang e-card. Wherein yung ating technology dito mas mababa. Ating kasing e-card at UMID card, may mga chips yan. Doon natin inisistore yung ating mga importanteng data na kinakailangan natin pag-transact sa kiosk. So sa lumang e-card, very limited siya. Unlike the UMID e-card na in-expand na to comply with the requirements of UMID. So, sa dating e-card kasi, ID number lang ang nakalagay at saka yung fingerprints. Okay. Sa UMID, mas marami ng data ang nakastore doon. Mm-hmm. Lahat ng requirements, mga 15 data elements na ni-required katulad ng pangalan, address,
At marami pang iba. Oo, so, no? Kailangan siya later on for the integration ng mga data with the other agencies. Oo. Bo, gusto ko lang i-note, no, na yung UMID e-card project natin ay isa pakikipagtulungan na rin, ano, ng Pag-IBIG, SSS, PhilHealth, I think, GSIS, and PCSO ba kasama? NSO. Ah, NSO. Oo. Mabaya siguro, Bo, para mas ma-appreciate ng viewers natin yung sinasabi ni VP Jean na old e-card at saka yung UMID, pwede tayong mag-flash mamaya, ano, mm-hmm, para makita yung difference nga, yung differences dun sa dalawang e-card. Mm-hmm. Okay? Ma'am, saan-saan po ba meron itong kiosk natin at ilan ang balak ng GSIS na i-install nationwide? Okay. Actually, ang ating mga kiosk nationwide na talaga. Mm-hmm. We have around 682 kiosks nationwide. Combination of the e-card kiosk and the UMID kiosk. Mm-hmm. Yung e-card ko konti na lang kasi eventually ang talagang direction natin i-phase out na. Okay. Kasi supposedly yung mga miyembro natin at saka pensioner may i-issuehan na ng UMID card. Mm-hmm. So, out of the 682, nakakatuwa nga kasi 174 lang ang nasa GSIS offices. Mm-hmm. Mga 580 plus ang nasa labas ng GSIS offices. So, maganda siya, nakakatuwa siya kasi ang ibig sabihin nun, mas mabilis or madaling puntahan ng ating mga miyembro yung mga kiosk kaysa pupunta sila. Pupunta sila sa ating mga offices. So, dinala natin ating mga kiosk na mas malapit sa kanila, katulad ng sa mga local government units. Right, so, marami tayo sa mga local government units natin, sa city hall, sa municipal halls, at saka sa provincial halls capitals. Or capitals. Mm-hmm. Oo. And then, meron din tayo sa mga malalaking government agencies katulad ng DepEd. Mm-hmm. Marami tayo sa mga sangay ng DepEd. Mm-hmm. And then, we have other government agencies like BIR. Mm-hmm. We have in Malacanang. Mm-hmm. So, lahat ito naka-deploy nationwide. Okay, so nabanggit mo yun, Jean. Ngayon, halimbawa, ako ay isa, I belong to a certain government agency. Ito, nag-request, I think a month ago, may pumunta sa akin at nagsabi, Ma'am, paano ho ba kami taga-ombudsman? So, yung opisina namin, pero hindi sila sa central office. So, how do they go about requesting the installation or the deployment of a GSIS GWAPS? Okay, ganito, Ma'am. Ang mga request for kiosk ay dumadaan po sa ating operations group. Okay. Di ba meron tayong tatlong operations group covering NCR, that's one group. Then we have Luzon, and then we have Visayas Mindanao, that's another group. So, susulat lang po sila sa ating group kung saan sila covered. Mm-hmm. Like kung nasa Mindanao sila, susulat sila sa Vismin group. Uh-huh. And then the letter will be evaluated based on the number of members that will be benefit from the kiosk that will be put there. Mm-hmm. And yun ay tutugunan ng ating operations group kung talagang kailangan lagyan ng kiosk doon sa area. Para po doon sa mga requesting parties natin, meron po ba silang mga technical requirements na kailangang set up para po malagyan natin ng kiosk sa kanilang lugar? Actually, wala. From their end, wala eh. When we place the kiosk there, kung dadalhin natin doon, kumpleto na yan. Ang kailangan lang ay signal ng telco, which is ngayon ang partner natin is Globe. So since malakas naman nationwide ang Globe. So ilalagay lang siya doon sa area na pinakamalakas yung signal. Mm-mm. So wala na siyang kailangan from the agency. Halimbawa ako nag-apply, may discrepancy yung record na binigay sa akin ng GSIS, which I got from the counter, no? Kesa dun sa record ko sa kiosk, ano ba ang magpi-prevail or ano ang mas recent na dapat kong i-adopt? Okay. Depende kasi yan kung ano ang sinasabi ng miyembro na discrepancy. Mm-hmm. Kasi kung tungkol sa tentative computation, meaning ang nakikita niya yung kanyang premium-based salary ay mas mababa dun sa kanyang basic salary ngayon, iyan po ay dahilan sa premium-based kasi ang pinapairal na policy para sa basis doon sa kung magkano ang maluloan mo. Mm. Kasi ang lahat ng data na ginagamit sa tentative computation, real-time yan. So walang discrepancy dapat yan. Mm-hmm. Nagkakaroon lang sa isip ng miyembro na may discrepancy kasi nga yung ginagamit sa kiosk, premium-based. So most probably kung yan ay mas maliit kesa doon sa tinatanggap niyang salary na basic ngayon, may mga posting ng premiums na hindi pa nagagawa.
So, or kaya hindi nababayaran. So, depende sa kaso ng miyembro. Ma'am, bukod po naman dito sa mga loan transactions ng mga miyembro, ano po bang iba pang transaction na pwede nilang gawin sa ating mga kiosk? Okay. Katulad ng sinabi ko kanina, pwede silang mag-request ng change ng beneficiary para doon sa holder ng CM policies. Mm-hmm. So, lahat po ng details doon na nila ilalagay? Yes. Meron rin, pwede rin silang mag-change ng kanilang cellphone number kasi mm-hmm. kailangan po yan. Kung doon sa mga naglo-loan, alam nila na once na na-credit na yung kanilang loan proceeds sa kanilang land bank or union bank account, mm-hmm. napapadalhan sila ng SMS or text message. Mm-hmm. So, dapat updated yung kanilang cellphone number na nasa database natin para right away malalaman nila kung na-credit na. Mm-hmm. And then they can also request for the latest SOMA or Statement of Membership and Accounts. Ito yung listahan ng mga premiums na nabayaran nila, mm-hmm. kung magkano na yung balanse ng mga loans nila. Mm-hmm. Ito po ay nire-request nila through the kiosk or kung may access sila sa website, pwede rin doon. Mm-hmm. And then within 48 hours, babalik sila doon sa kiosk or sa website and then makikita nila ang kanilang latest na SOMA. Yung mga AAOs natin, kasi di ba yung kalimitan natin nakikita ang type ng ating GWAPs, yung parang ATM machines. So, ganun din ba sa mga AAOs? Actually, ang AAO, PC, ang ginagamit nila. Although nag-deploy rin tayo ng PC-type na kiosk doon sa malalaking agencies kasi, yung kiosk na yun na desktop, ang tawag namin desktop kiosk, mm-hmm. as compared doon sa stand-up kiosk. Doon. Mm-hmm. Ito ay dual purpose. Pwedeng mm-hmm. makapag-loan doon ng miyembro at pwede rin gamitin ng AAO to confirm the loan. Mm-hmm. Pero kung doon sa mga walang desktop kiosk, any PC na may internet connection can be used. Mm-hmm. So, bahagi nga ito, Gina, no, ng responsive service, no, na yun, kumbaga, yun yung commitment ng ating chairman, Chairman Bitay Lacson Jr. at PGM Vergara and the members of our board to provide responsive service. So, ano pa ba yung mga iba pang advantage, benefit ng ibinidulot o binibigay ng kiosk para sa ating members and pensioners? Ang talagang pinakamagandang benepisyo na nabibigay sa kiosk is nilalapit natin sa kanila, sa ating mga miyembro at pensioner, mm-hmm. yung ating servisyo, lalo na sa loans. Okay. Kasi talagang bestseller naman talaga yung ating loan benefits. Ano? So, instead nga pupunta pa sila sa GSIS sa offices na hindi naman, may selected places lang tayo. And usually, mm-hmm. urban places lang meron ang GSIS na mga branches. Tayo naglagay sa local government units. Mm-hmm. So, instead na pupunta sila ng malayo, sasakay ng kahaba-haba, pupunta na lang sila sa kanilang municipal hall or city hall at nandun na yung kiosk. Saka isa sigurong importante yung ma-point out, as long as open yung establishment kung saan nakalagay, pwede silang mag-access kahit weekends. Yes, no? Kahit weekends. Uh-oh. At hindi na nila kailangan pang mag-absent, no, from work or from the office para lang magpunta sa sa mga branch offices. After the break, we'll feature the partnership between Robinson's Land Corporation and the GSIS regarding the deployment of 10 additional kiosks in their Lingkod Pinoy Center.